Ang Pilipinas ay binubuo ng mga isla at ito ang pangalawang pinakamalaking kapuluan sa mundo. Kahit na mayroong higit sa 100 milyon mga taong naninirahan sa Pilipinas, pero meron pa ring ilang mga lugar para sa wildlife gaya ng mga endemic plants at iba't ibang hayop, at mayroong 194 na ibon gaya ng Eurasian tree sparrow o tinatawag na Maya, ay laganap sa mga bayan at lungsod ng Silangang Asya, ngunit sa Europa ito ay madalas matatagpuan sa mga wooded areas, at sa mga countryside. Ang mga ibon na to ay hindi endangered, pero malaki ang pagbaba ng kanilang populasyon sa western countries dahil sa modernong pagsasaka at paggamit ng herbicides. Sa wild, ang mga ibong ito ay kumakain ng mga butil, prutas, buto, mani, bulaklak, at maliit na mga insekto, at dahil dito ay magagawa nila maabot ang maximum na laki na 14 cm, mas maliit kaysa sa malapit na nauugnay sa kanila na house sparrow. Ang Eurasian tree sparrow ay nakarating sa iba't ibang lugar, labas sa kanilang natural na tahanan. Sila ay napaka-adaptable at posible na makipagkumpetensya sa ibang ibon. May nagsasabi na ang mga ibong ito ay dinala ng mga Spanish colonizers ilang taon na ang nakakaraan, at ang Eurasian sparrow ay mabilis maka-adapt at kunti lang ang kanilang predator. Sa Pilipinas, madali silang gumawa ng pugad sa ibabaw ng kahoy, bubong ng bahay at sa mga gusali. Sila ay isa sa mga pinakakaraniwang ibon sa Pilipinas. Subalit, maraming tao ang nagulat nang malaman na hindi sila orihinal na nanggaling sa ating bansa. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamalaking producer ng bigas sa mundo, at itong mga Maya ay madalas kumakain sa mga palay, at dahil dito, tinatawag silang winged rat o mga peste sa ibang lugar, dahil sila ay nakikipagkumpetensya sa mga native na ibon. At malaki ang kanilang epekto sa produksyon ng bigas. Karamihan sa mga tao hindi na sila tinitingnan na isang problema dahil matagal na silang namumuhay sa bansa kahit na ito ay technically invasive na ibon. Number 2, Chinese softshell turtle. Ang kakaibang pagong na ito ay makikita sa brackish at freshwater, pero madalas makikita sa mga slow-moving water gaya ng kanal, lawa, at ilog. Sa mga lugar na ito ay kumakain sila ng mga isda, crustaceans, mga insekto, at mga plant material. Dahil dito, ay umaabot sila sa maximum size na 33 cm. Ang mga pagong na ito ay nanggaling sa mga farm sa China, at ginagawa nila itong pagkain gaya ng turtle soup. Dahil doon, sila ay umabot sa Pilipinas at meron na din farm sa bansa. Ito ay nakawala o sinadyang pakawalan sa wild, alinman dito ay sa ngayon, sila ay lumaganap sa iba't ibang fish farm, at sila ay nakakapinsala dahil nagiging kumpetensya at kinakain nila ang mga native na isda. At kahit nabanta sila sa wild, hindi sila tinuturing na problema ng mga tao. Number 3, Yellow Crazy Ant. Sila ay tinawag na crazy ant dahil kung gumalaw ito, ay parang natataranta, lalo na pag naistorbo. Sila ay lumalaki ng 5 mm, sila ay isa sa mga malalaking invasive na langgam. Ang crazy ant ay aggressive feeders, madalas silang kumakain ng mga bunga ng pananim, at mga insekto, at mga patay na hayop o decaying matter, at nalaman din na inaatake nila ang iba pang hayop gaya ng land crab at mga earthworms. Ang queen yellow crazy ant ay nangangailangan ng mataas na protina para makapag-itlog, at ang worker ants naman ay kailangan ng carbohydrates na nakukuha nila sa plant nectar para mapanatiling masigla sa paghahanap at pagkolekta ng pagkain. Ang mga langgam na ito ay aksidenteng umabot sa Pilipinas kasama sa mga produkto at pagkain na nanggaling sa ibang lugar, at sila ay may negatibong epekto sa mga native na hayop, dahil inaatake nila ang mga ito. Sila din ang dahilan sa pagbagsak ng populasyon ng mga native na langgam. Madali silang maka-adapt sa iba't ibang lugar, kaya malaki silang banta o problema. Ngayon, ang yellow crazy ant ay umaatake na din sa iba't ibang lugar sa Southeast Asia, at sila ay naging pinakamapinsalang langgam. Kung may alam kayo sa iba pang mga invasive na hayop, comment down below. Salamat sa panunood, at kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa iba pang video.